Magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ng Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinaksi ang kasalanan, nalupig ang kamatayan, sinayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Motrasa at kinabukas ay sa Neapolis. Mula rooy, nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano, at pangunahing lunsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami sa lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira, at mga ngalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos.
Binuksan ng Diyos ang kanyang isip at siya'y naniwala at ipinangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian." Ang salita ng Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka o Israel dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri ng Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Kayo at ang Espiritu, ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang patnubay ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo bukat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa ay kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo
ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito ay sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyo, ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Bakit ang ating Panginoong Jesus binadala niya ang Diyos Espiritu Santo sa bawat isa sa atin dito sa daigdig upang turuan tayo ng Espiritu Santo na maintindihan natin sa tamang paraan ang lahat ng itinuro ng ating Panginoong Jesus sa atin sa mabuting balita. At para tayo ay bigyan ng lakas na isagawa lahat ito sa ating buhay. Kaya, kung ibig natin maintindihan mabuti ang lahat ng turo ng ating Panginoong Jesus sa atin ayon sa kanyang kalooban at maisagawa ito, maitupad natin sa ating buhay bawat saglit, lagi tayong lumapit sa Diyos Espiritu Santo at magpatulong. Marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa kanilang halimbawa na nagdudulot ng inspirasyon sa atin. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama. Ang ating tugon, Ama, loobin mo, maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghatid ng mensahe ng Diyos, ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos, manalangin tayo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika, naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay, manalangin tayo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin sa araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin, manalangin tayo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa karihan ng Diyos.
Manalangin tayo. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami ay maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Kinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsala. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong alak at tinapay, gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayan nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayan nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mo na aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak at manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pag-aakin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay kandog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-aaking ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay.
ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay iniakin sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring nagkakandog. Siya pa rin ang tupa na kandog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kakarian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami
ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Awitan natin
ng Aleluya, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, tungkayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mo na makinabang sa piging at pangmagpakailanman. Ipagkaloob mo na kami ay maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na po ang misa. Humayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranan ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranan ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.